Marshall Peak, Kabanata 617. Ice Flame Star Sand. Lumalala ang kanyang sipon, at nilalamig din ang kanyang anak na naging sanhi ng kanyang panlulungo. Sa ilalim ng latian, madilim ang langit at wala man lang liwanag. Sinundan niyang kay si Shui Ling hanggang pababa. Nakabalot sa bulana nilikha ni Shui Ling, hindi nainip si Yang Kai at maayos ang kanyang paghinga. Inilabas ang kanyang divine sense, malinaw na nakita ni Yang Kai ang kanyang paligid. Sa pagbagsak nila, tila hindi na kailangan ang kanyang mga salita. Ang ilalim ng latian na ito ay talagang ilang libong metro ang lalim. Tanging ang isang tulad ni Shui Ling, na nagtataglay ng water spirit body, ay malayang makagalaw sa lugar na ito. Kung ito ay sino man, kahit na sila ay bihasa sa water attribute strength, malamang na hindi sila makagalaw ng malaya. Sa pagbagsak nila, si Yang Kai ay unti-unting nakaramdam ng kaunting lamig, na mas tumitindi habang lumilipas ang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na nakayanan ni Shui Ling ang lamig at nagsimulang tumugtog ang kanyang mga ngipin. Mabilis na pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang Yuan Qi at ang bula ng tubig ay agad na nagdulot ng napaka-comfortableng temperatura, na nagalis ng lamig. Ang pagpapababa sa iyo dito ay ang tamang desisyon. Humajinjak si Shui Ling, humajinjak si Shui Ling. Ang kontrol ni Yang Kai sa sarili niyang lakas ay umabot na sa transcendent na antas. Gayun lang, kung dinala niya rito ang binatang iyon mula sa Bold Independent Union, naghinala pa si Shui Ling na ang enerhiyang fire attribute na inilabas niya ay sasalungat sa bula ng tubig nito. Iba si Yang Kai, kaya niyang iwaksi ang lamig nang hindi nasa Sire ang bula ng tubig na nilikha niya. Unti-unting lumitaw ang isang sinag ng liwanag mula sa ibaba, at tumingin sa ibaba, tila may puting apoy na nagninangas sa hangin. Gayunpaman, medyo malayo ito at may makapal na layer ng yelo sa gitna, kaya nahihirapan si Yang Kai na makita kung ano iyon. Yung mga kumikislap na apoy ay ang Ice Flame Star Sand. Ang Scarlet Blood Orchid ay nasa loob ng buhangin na iyon. Paliwanag ni Shui Ling, ipinaliwanag ni Shui Ling, ang yelo sa ibaba ay halos ilang dosenang metro ang kapal, maaari mo bang basagin ito ng tahimik? Malumanay na tumanggong si Yang Kai. Susubukan ko, pagkasabi nito, tumalon siya mula sa bula ng tubig. Biglang naramdaman ni Kai Yang na parang diniin ng bundok ang kanyang katawan. Hindi niya maiwasang tumigas, at nagsimulang manginig ang kanyang mga buto. Nang walang proteksyon ang bula ng tubig ni Shui Ling, naramdaman ni Yang Kai ang presyon ng tubig sa paligid niya. Kung hindi mo talaga kaya, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Sabi ni Shui Ling, tumugon si Yang Kai at naghintay ng ilang sandali. Pagkatapos niyang masanay sa napakalaking presyon ng tubig, nagsimula siyang gumalaw. Isang nakakapasong mainit na True Yang Yuan Qi ang lumabas mula sa gitna ng kanyang palad. Tulad ng isang hindi masisira na matalas na talim, natunaw nito ang isang malaking butas sa yelo sa kanyang harapan, sapat na para madaanan ng isang tao. Ang Yuan Qi ay mabangis na tumalsik, at ang mga galaw ni Yang Kai ay parang pagdurog ng mga tuyong damo at pagbagsak ng bulok na kahoy. Ang ordinaryong layer ng yelo na ito ay hindi makatiis sa pagsunog ng True Yang Yuan Qi. Binalot ni Shui Ling ang sarili sa bula at sumunod sa likod ni Yang Kai, mabilis na sumisid pababa. Sa tagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, nabasag ni Yang Kai ang layer ng yelo na 12-12 ng talampakan ang taas. Mabilis na nakarating ang dalawa sa harap ng tumatalon at nasusunog na Ice Flame Star Sand. Kumuha ka ng Star Sand, haharapin ko ang Scarlet Blood Orchid na iyon. Tuwang-tuwa si Shui Ling at agad na sumugod patungo sa Scarlet Blood Orchid. Mula sa tubig sa ibaba, mabilis na lumitaw ang isang misteryosong puwersa at tinali ang nakapalibot na espasyo, na natrap ang Scarlet Blood Orchid sa isang maliit na lugar. Sumulyap si Yang Kai ngunit hindi ito gaanong pinansin, iniipon lang ang nagliliyab na apoy sa kanyang black book space. Ang mga bukol na ito ng mga tumatalon at nagninangas na mga bagay na parang apoy ay talagang mga butil ng Star Sand, ngunit iba ang itsura nito sa ordinaryong buhangin. Napakaganda nila, at napakalamig sa pagpindot. Sila ay puno ng espiritual na enerhiya. Alam din ni Yang Kai na nakapulot siya ng isang kayamanan. Ang pagkakaroon ng ganoong pagkakataon sa sandaling dumating siya sa Tongzuan Realm ay isang magandang senyales. Walang gaanong mga butil ng Star Sand, halos 100 lang ang mga ito. Nang matapos itong kolektahin ni Yang Kai, sumugod din si Shui Ling na may masayang ekspresyon, hawak ang 7 dahon ng World Spirit Plant sa kanyang kamay at sumenyas kay Yang Kai. Kaya niyang kontrolin ang lakas ng daloy ng tubig, kaya sa ilalim ng tubig, hindi nakatakas ang Scarlet Blood Orchid sa kanyang pagkakahawak. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at tumalon sa kanyang bula ng tubig. Umakyat na tayo, dapat mabalisa ang grupong iyon ng mga tao. Tumiti si Shui Ling, hinuhulaan ang mga iniisip ng grupo mula sa Bold Independent Union. Sa itaas ng latian, ang grupo mula sa Bold Independent Union ay nakasuot ng pangit na ekspresyon habang sila ay tahimik na naghihintay. Biglang nagmura ang malaking balbas na lalaki. Halos 1 oras na hindi pa rin umaakyat yung dalawang yan, tumakas na siguro. Huwag mo na akong makitang muli, kapag nakita ko sila, pupunitin ko sila sa 10,000 piraso. Sumigaw si Shui Ling, huwag kang magsalita ng walang kaparlakan. Ang babaeng iyon ay dapat talagang maging disipulo ng Water Spirit Temple, at hindi rin mababa ang kanyang katayuan. Young lady, paano nalaman?
Siya ay isang peak immortal ascension boundary cultivator na may ganoong cultivation sa murang edad, paanong wala siyang katayuan sa Water Spirit Temple? Hindi dapat magsinungaling sa atin ang isang taong may ganoong pagkakalanlan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang hamina ang boses, na parang sinusubukan niyang aliwin ang sarili at kumbansihin ang sarili na magtiwala kay Shueling. Kahit na may status siya, ano? Ang Scarlet Blood Orchid at Ice Flame Star Sand ay parehong hindi pangkaraniwang kayamanan, mahirap sabihin na hindi sila matutokso sa kanila. Kung ganoon nga, aaminin lang natin ang pagkatalo. Napabuntong hininga ka, masisisi lang natin ang ating sarili kung wala tayong kakayahang kunin ang dalawang kayamanang ito para sa ating sarili. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang mga buntong hininga. Sa mundong ito, ang mga may kakayahan ay maaaring makakuha ng mabubuting bagay, habang ang mga walang kakayahan ay mapapatingin lamang ng maingit. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi karaniwan. Kadalasan, ang ilang mga kayamanan ay natutuklasan ng iba at nakuha ng malakas, habang ang mahina ay nakatitig lamang ng maingit. Hoy, may galaw. Biglang bumulalas ang balbas na lalaki, kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa latian sa ibaba. Mula sa ibaba, ang aura ng enerhiya ay mabilis na tumataas. Ang grupo mula sa Bold Independent Union ay agad na nag-relax, pakiramdam na parang isang malaking bato ang naalis sa kanilang mga puso. Ilang sandali pa, may lumabas na bulan na nakabalot kina Yang Kai at Shueling. Pagdating sa lupa, nagmamadaling nagtanong si Shueling, "Dapat nagdala ka ng mga espesyal na lalagyan para mag-imbak ng World Spirit Treasures, tama ba?" "Oo, ginawa namin." Mabilis na tumango, binuksan ni Yang Kai ang isang maliit na bag sa kanyang baywang at kumuha ng isang jade basin na inukit mula sa puting jade, na inukitan ng ilang mga pattern ng Spirit Array. Palihim na pinagmasdan ni Yang Kai at nalaman na isa nga itong universe bag. Bahagyang tumango si Shueling, "Handa ka ng husto." Pagkasabi nito, ibinigay niya ang Scarlet Blood Orchid. Saglit na nag-aalangan, masayang inabot ni Shueling at tinanggap ito. "Salamat." Ang kanyang saloobin ay taus puso, walang kahit kititing na bakas ng kasinungalingan. Inilagay ang Scarlet Blood Orchid sa Jade Basin, bumuo si Shueling ng ilang silat ang Spirit Array sa Jade Basin ay mabilis na na-activate, na ikinulong ang World Spirit Treasure na ito sa loob. "Paano ang Ice Flame Star Sand?" Lamingga-lingga ang balbas na lalaki sa paligid at hindi maiwasang magtanong. "Jihong." Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang sumisigaw siya. "Kehehehe, nagtatang ako." Napakamot ng ulo si Jihong bago lumingon kay Yang Kai at ngumiti. "Brother, don't mind me, napaka-curious kong tao. Hindi mahalaga kung wala kang sasabihin, alam kong nakuha mo na." "Ito," bahagyang ngumiti si Yang Kai, biglang napagtanto na talagang kawili-wili ang malaking lalaki ko. Bagamat sinabi niyang nagtatanong lang siya, talagang sinusubukan niyang alamin kung nasaan ang Ice Flame Star Sand. "Emph, nakuha na natin." Tumango si Yang Kai. "Good luck, brother, inggit na inggit ako." Sinampal ni Jihong ang kanyang mga labi, hindi nagabala na itago ang kanyang mga iniisip. Walang magawang umiling si Jihong, dilingga ni Jihong si Shueling at sabing, "Young lady, napakalaki na ng naitulong mo sa amin sa pagkakataong ito, ang Bold Independent Union ay lubos na nagpapasamat. 20 Crystal Stones bilang reward. Bilang team leader, makakatanggap ako ng 50, kaya bibigyan kita ng 80% ng reward bilang tanda ng aking pasasalamat, paano na?" May kabuuang 8 tao, 7 sa kanila ang tumatanggap ng 20 crystal stones, 50 crystal stones, kabuuang 100 at 70 crystal stones, 80% ang magiging 152 crystal stones. Ang ganitong uri ng pagkabukas palad ay agad na naging sanhi ng pagkabalisa ng kanyang mga miyembro ng koponan. Gayunpaman, pag-iisipan ito ng mabuti, kung hindi dahil kina Shueling at Yang Kai, hindi sila makakatanggap ng kahit na 20% at maparusahan pa nga, kaya mas maganda ang kanilang kalooban. Tumiti si Shueling at itinuro si Yang Kai. "Ibigay mo sa kanya, hindi ko kailangan ng crystal stones na ito." Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang crystal stones o kung gaano kahalaga ang kinakatawan ng mga ito, sa pagtingin sa mga ekspresyon ng mga taong ito, napagtanto niya na ang crystal stones ay dapat na lubos na mahalaga. "Magaling," tumiti si Jihong. "Bukod dito, kung handang ibenta niyong dalawa ang Ice Flame Star Sand, maaari nating pag-usapan ito ng detalyado. Tinitiyak kong masisiyahan ka sa presyo." "Hehe." Humadjidjak si Shueling. "Wala kaming balak na ibenta itong Spirit Grade Top Rank Artifact Refine ng material, itatago namin ito para sa sarili naming gamit." "Kaya ganyan." Medyo na dismaya, hindi na iginiit ni Jihong, sa halip ay sinabi, "Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon, dapat pag-isipan ninyong dalawa itong mabuti. Kapag nakapagdesisyon na kayo, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. 3 araw na lang ang layo ng lugar na ito mula sa punong tanggapan ng ating Bold Independent Union, ang Bold Independent City. Papayag ba kayong dalawa na bumalik sa amin para maaliw ka namin ng maayos? Pagkatapos ng insidenteng ito, wala nang anumang awayan sa pagitan nila, sa halip, mayroon na ngayong ilang layunin na makipagkaibigan." Napatingin si Shueling kay Yang Kai, kung saan marahang tumango si Yang Kai, na nagpapahiwatig na tatanggapin niya.
Pagkatapos ay tumanggol si Shui Ling. Mabuti, hahanap lang ako ng lugar para makapagpahinga. Pakiusap. Pagkasabi nito, sumulyap si Shui Ling kay Yang Kai, tila gusto siyang suriin muli. Ang palitan ng mga tingin sa pagitan ni Shui Ling at Yang Kai ay hindi nakaligtas sa paunawa ni Shui Ling. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Mukhang napakataas ng katayuan ni Shui Ling sa Water Spirit Temple, kaya bakit parang sinunod niya ang pakay ng binata? Bakit palagi niyang hinihingi ang opinyon niya sa lahat ng bagay? Anong klaseng background mayroon ang binatang ito na kahit isang mataas na disipulo ng Water Spirit Temple ay labis na nagmamalasakit sa kanya? Naguguluhan, hindi mapigilan ni Shui Ling na maging interesado kay Yang Kai. Sa daan, maayos ang kapaligiran. Sinadya ni Shui Ling na tanungin ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Kai, kaya natural na nagtanong siya sa kanya ng ilang mga katanungan, ngunit ang mga sagot ni Yang Kai ay hindi tinatablan ng tubig, na iniwan si Shui Ling na nalilito kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ni na Yang Kai at Shui Ling na ang babaeng ito ay tinatawag na Yun Zuan at siya ang kapitan ng isa sa mga koponan ng Bold Independent Union. Ang 67 tao na nauna sa kanila ay mga miyembro ng pangkat na ito. Ang Bold Independent Union ay medyo naiiba sa iba pang mahusay na puwersa dahil ito ay nabuo ng ilang mga koponan. Ang pangunahing layunin nito ay magbenta ng iba't ibang mga materyales sa paglilinang at mga natapos na produkto. Ang mga pangkat na ito ay patuloy na gumagalaw sa buong taon, na naghahanap ng iba't ibang pagkakataon sa negosyo at materyales para sa Bold Independent Union, na nagdadala sa kanila ng kita habang ang Bold Independent Union ay nagbigay sa mga cultivator na ito ng komportable at ligtas na kapaligiran sa pagtatanim. Marshall Peak, Kabanata 618. Mga recruitment ni Shui Ling. Bilang isang resulta, ang Bold Independent Union ay napakaprestihiyoso sa mga cultivator na hindi kabilang sa anumang sekta. Maraming tao ang umaasa na sumali sa Bold Independent Union upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Ito rin ay para sa kadahilanang ito na bagamat ang Bold Independent Union ay may malaking bilang ng mga disipulo, wala itong maraming tunay na master. Kung ikukumpara sa iba pang mahusay na puwersa, ito ay palaging mahina. Nang marinig ni Yun Zuan na si Shui Ling ay isang disipulo ng Water Spirit Temple, naging marangal ang kanyang ekspresyon dahil sa pag-aalalang ito. Hindi siya nang ahas na masaktan ng madali ang Water Spirit Temple. Gayunpaman, ngayong nakuha na ng grupong ito ng mga tao ang Scarlet Blood Orchid at matagumpay na nakompleto ang kanilang misyon, hindi na mahalaga kung si Shui Ling ay isang disipulo ng Water Spirit Temple o hindi. Pagkalipas ng 2 araw, umalis ang grupo sa latian. Pagkaraan ng 1 araw, isang malaking lungsod na matatagpuan sa gitna ng ilang ang pumasok sa mga mata ni Yang Kai. Ito ay ang Bold Independent City, ang punong tanggapan ng Bold Independent Union. Ang 3 araw na paglalakad na ito ay nagbigay daan kay Yang Kai na tunay na pahalagahan ang kayamanan ng aura ng world energy ng Tong Zuan Realm. Sa mga pag-uusap ng mga taong ito, nalaman din niya ang yaman ng lupaing ito. Mayroong maraming mga bagay dito na hindi niya pinangarap na pangarapin sa kanyang orihinal na mundo, pati na rin ang maraming sikat na masters. Ang pananaw ni Yang Kai ay lubos na lumawak, at maging ang kanyang estado ng pag-iisip ay tila sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Sa tarangkahan ng Bold Independent City, may manggilan nila na nakadamit na gwardya na nag-iinspeksyon sa mga dumadaan. Nakamasid lang sila nang walang balak na pigilan sila. Sa pamumuno ni Yun Zuan, ang grupo ay madaling pumasok sa lungsod. Ang mataong kapaligiran ay napakalaki. Hindi mabilang na mga cultivator ang dumaraan, tulad ng isang paaralan ng mga carp na tumatawid sa ilog, na dumadaloy sa isang walang katapusang sapa. Tumiti si Yun Zuan at nagpaliwanag. Dahil ang ating Bold Independent Union ay pangunahing nakikitungo sa mga materyales para sa paglilinang, ang ating punong tanggapan ay napakasigla. Maraming tao ang gustong pumunta rito upang bumili ng ilang alchemy at artifact refining na materyales. Sa mundong ito, bukod sa punong tanggapan ng Merchant Union, ang mga kalakal ng ating Bold Independent City ang pinakamadalas. Gayunpaman, ang Merchant Union ay nakikipagnegosyo sa 3 partido, ito ay isang bagay na hindi natin maihahambing. 3 partido. Kaya nahinalang tanong ni Yang Kai. Tama, ang Merchant Union Shopping Center ay matatagpuan sa neutral na teritoryo. Ang negosyo nila ay may kinalaman sa Demon Race at Monster Race, hindi mo ba alam? Ang magagandang mata ni Yun Zuan ay kumislap habang nakatitig kay Yang Kai nang may pagkalito. Hindi ako masyadong lumalabas, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa labas ng mundo. Casual na sagot ni Yang Kai, mukhang kalmado. Tumanggol lang si Yun Zuan at hindi na nagtanong pa, baka magalit si Yang Kai. Pagkatapos ng 3 araw na magkasama, nakita niya na si Yang Kai ay medyo hindi umiimik, na nagpapakita ng matinding kuryosidad at interes sa mga bagay na karaniwan sa kanila. Ito ay malinaw na isang tanda ng kawalan ng karanasan. Gayunpaman, napakabigat ng kanyang pag-iisip at hindi naman siya mababaw, kaya kung may hindi siya naiintindihan ay hindi na siya magtatanong at magmamasid na lamang sa sarili niyang mga mata. Dahil dito, medyo nalito si Yun Zuan, iniisip kung ang binatang ito ay isang baguhan lamang o isang batikang veterano. Sa kabuuan, sa tuwing haharap si Yun Zuan sa kanya, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pressure. Kung maginhawa para sa inyong dalawa, mangyaring pumunta sa bahay ng aming koponan.
Bumili kami ng bahay sa lungsod at medyo maganda ang kapaligiran. Imbitasyon ni Yun Zuan. Mabuti. Sumang-ayon kaagad si Shui Ling, hindi na siya makapaghintay na humanap ng lugar para maghugas ng katawan. Sa panahong ito, siya ay nagmamadali na natatakpan siya ng dumi. Ji Hong, dalhin mo sila doon. Utos ni Yun Zuan. Tumanggo ang malaking balbas na lalaki. Bayan mo na ako. Sige po muna, kailangan pa nating pumunta sa Union para iabot ang mga gawain natin, babalik tayo kapag tapos na tayo. Tumanggo si Yang Kai at sumunod sa likod ng malaking balbas na lalaki kasama si Shui Ling, patungo sa isang tiyak na direksyon sa lungsod. Matapos maglakad ng ilang sandali, dumating ang mag-asawa sa harap ng isang malaking bahay. Masigasig na inakay ni Ji Hong ang dalawa sa loob bago tumawag ng isang katulong upang maghanda ng paliguan para kina Yang Kai at Shui Ling, nagayos para sa kanila na magpahinga at maligo, na nagpapakita ng matinding sigasig. Medyo madulas ang paligid ng bahay, at bagamat nasa downtown area ito, pinoprotektahan ito ng harang kaya walang masyadong ingay. Dahil nandito na siya, hindi naramdaman ni Kai Yang ang kahit kititing na discomfort. Nang oras na ng hapunan, dumating ang isang katulong upang ipaalam sa kanila na nakahanda na ang hapunan. Lumabas si Yang Kai at nagulat nang makitang bumalik si Shui Ling sa kanyang karaniwang hitsura at naghihintay sa kanya sa labas. Tumiti ang dalawa sa isa't isa at sabay na umalis. Sa piging, ang koponan ni Yun Zuan ay napakamapagpatuloy at lumapit upang mag-alay ng isang toast. Sinabi ni Shui Ling na ayaw niyang uminom habang si Yang Kai ay hindi tumanggi, tinatangkilik ang alak at mga delikasi ng dayuhang teritoryong ito. Ibinigay ni Yun Zuan kay Yang Kai ang 152 crystal stones na dati niyang napagkasundoan at ngumiti. Gamitin ang mga ito ng matipid, huwag lumabas at magpakasawa sa alak at kahalayan. Napakaraming tukso sa Bold Independent City na hindi mo mapipigilan, lalo na sa isang munting brat na tulad mo, hihihi. Habang nagsasalita siya, kumikinang ang maganda niyang mga mata, marahil dahil nakainom siya ng kaunting alak, mas naging mapangahas ang kanyang tono, namumula ang kanyang pisngi at matamis ang kanyang hininga, na labis na naging kaakit-akit sa kanya. Nang makita ng may balbas na lalaki at ng iba pa ang hitsura ni Yun Zuan, iniwan nilang lahat si Yang Kai at sinimulang lasingin ito ng may lihim na motibo. Hindi tumanggi si Yun Zuan sa alinman sa kanila, na naging sanhi ng pagkatulala ni Yang Kai. Pagkalipas ng kalahating gabi, magkasunod na umalis si na Yang Kai at Shui Ling. Nagpatuloy pa rin ang mga tao mula sa Bold Independent Union, ngunit si Ji Hong na lang ang natira. Ang lahat ay malinis na natalo ni Yun Zuan. Pagbalik sa kanyang silid, kinuha ni Yang Kai ang crystal stones mula sa espasyo ng itim na aklat at maingat na sinuri ang mga ito, nagningning ang kanyang mga mata. Nalaman niya na ang mga crystal stone na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng purong enerhiya na maaaring makuha ng sinumang cultivator upang madagdagan ang kanilang Yuan Chi. Bagamat tahimik niyang tinanong si Shui Ling tungkol sa mga misteryo ng crystal stones na ito noon, hindi pa natatanto ni Yang Kai kung gaano sila kahalaga hanggang ngayon. Kung mayroon sila ng mga bagay na ito, ang cultivator sa kabilang mundo ay maaari ring mabilis na mapabuti ang kanilang paglilinang, ngunit sa kasamaang palad, wala silang ganoong komportableng kondisyon. Ang crystal stones ay isang mahirap na pera sa Tongzuan Realm, magagamit ang mga ito para sa cultivation, alchemy, artifact refining, at ang pamantayan para sa pagsukat ng halaga ng mga kalakal. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha, hindi niya akalain na may ganoong bagay sa mundong ito. Mula nang dumating siya sa Tongzuan Realm, para siyang nakatuntong sa isang ganap na bagong mundo. Parang kakaiba at nobela ang lahat sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto. Bahagyang pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang divine sense at pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng bisita, ikinaway niya ang kanyang kamay at binuksan ang pinto, pinayagan si Shui Ling na pumasok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Anong problema? Tanong ni Yang Kai. Wala lang, hindi lang ako makatulog kaya pumunta ako para kausapin ka. Umupo si Shui Ling sa isang upuan at nagsali ng isang tasa ng tsaa. Nakita kitang lumabas sa maghapon, para i-report ba sa pamilya mo na ligtas ka? Napansin mo, napatingin sa kanya si Shui Ling na nagtataka. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Emph, ito ay upang iulat sa aking pamilya. Ang Bold Independent Union ay may sangay ng aming Water Spirit Temple, kaya nagpunta ako upang magulat sa kanila. Kung tutusin, mahigit 2 taon na akong nawawala. Sa halos kalahating buwan, may darating para sunduin ako. Sino ka sa Water Spirit Temple? Mukhang hindi mababa ang status mo. Haha, ang tatay ko ay Water Spirit Temple's Temple Master. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Kaya ikaw ang munting prinsesa ng Water Spirit Temple. Dumura si Shui Ling, paano kung ako ang munting prinsesa? Noong nasa bahay mo ako, pwede mo akong ibully kahit anong gusto mo, pwede mo akong ibully kahit anong gusto mo. Tumiti si Yang Kai. Hindi mo gustong mag-high-ganti ngayon, hindi ba? Hindi ako nababato. Hinamak ni Shui Ling. Hinamak lang ni Shui Ling ang mga salitang ito. Ang pagbabalik sa kanya ni Yang Kai ay sapat na para magpasalamat siya, kaya paano pa niya maiisip ang paghihiganti. Pero sa pagsasalita ng mga ito, may request ako at sana pakinggan mo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Shui Ling. Oh, pwede ka bang sumali sa Water Spirit Temple natin? Si Shui Ling ay dumiretso sa punto. Kakaibang tumingin sa kanya si Yang Kai at kumunot ang noo. Bakit gusto mo akong sumali?
Dahil marami akong nakitang milagro sa iyo, at naniniwala ako na sa iyong kakayahan, tiyak na makakamit mo ang magagandang bagay sa Tungzuan Realm sa hinaharap, kaya sana ay makasali ka sa ating Water Spirit Temple. Basta't sumasang-ayon ka, may bibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kapaligiran sa pagtatanim at tulungan kang mabilis na mapabuti ang iyong lakas. Tama, ang pangunahing dahilan kung bakit ka nagpunta rito ay upang mahanap ang mga kaibigan mo, tama. Sa tulong ng aking Water Spirit Temple, ito ay magiging mas maginhawa. Medyo mapagbigay ang iyong mga kondisyon. Napalukot ang bibig ni Yang kaysa mapaglarong ngiti. Karapat dapat ka sa mga ganitong kondisyon, at may kakayahan akong tuparin ang mga ito. Naniniwala ako. Tumanggo si Yang Kai, si Shui Ling ay ang Little Princess of Water Spirit Temple, kaya mayroon siyang kakayahang ito. Kung ganoon papayag ka ba o hindi? Umaasang tanong ni Shui Ling. Umiling si Yang Kai at seryosong sinabi. Salamat sa labis na pag-iisip mo sa akin, ngunit matagal ka nang nanirahan sa Central Capital, dapat mong maunawaan kung anong uri ako ng tao. Siyempre naiintindihan ko, hindi kita hihigpitan sa anumang paraan, basta't sasali ka sa Water Spirit Temple, nasa iyo ang lahat. Ang pagsali sa Water Spirit Temple ay ang pinakamalaking paghihigpit. Tumiti si Yang Kai. Oo naman. Mahinang bamantong hininga si Shui Ling. Bagamat alam niyang may 80% pagkakataon na imposibleng makamit ang kanyang panukala, hindi pa rin niya maiwasang subukang hikayatin siya, umaasa na pagkatapos uminom ng napakaraming alak ngayong gabi, biglang pumayag si Yang Kai. Ngayon ay tila mas matino na siya kaysa dati. Kalimutan mo na ito, hindi kita pipilitin, ngunit kung isang araw ay handa kang pumunta sa Water Spirit Temple, dapat mong ipaalam sa akin. Hindi nagkomento si Yang Kai. Tahimik na lumipas ang gabi, at kinabukasan, lumapit si Yun Zuan at nag-alok na dalhin sina Yang Kai at Shui Ling upang makita ang mga tanawin ng Bold Independent City. Nagkataon lang na gustong maranasan ni Yang Kai ang mga kaugalian at kaugalian ng dayuhang teritoryong ito, kaya natural na hindi siya tumanggi. Sa pagtingin sa kanyang walang pakialam na ekspresyon, biglang nagkaroon ng kapansin-pansing pag-unawa si Yang Kai sa tahasang pag-inom ng babaeng ito. Ayon sa mga katulong sa bahay, lahat ng lalaki sa grupo ni Yun Zuan ay knockout kagabi, at si Yun Zuan ay uminom ng ilang garapon ng alak mag-isa bago sumuko. Ang ganitong uri ng kapasidad sa pag-inom ay nagulat kay Yang Kai at hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Hindi maliit ang Bold Independent City, at bagamat hindi ito kasing laki ng Central Capital sa mga tuntunin ng lugar, isa pa rin itong behemoth kumpara sa mga lungsod ng mundong iyon. Paminsan-minsan, may mga kakaibang monster beast na lilipad sa kalangitan, bawat isa sa mga monster beast na ito ay may dalang cultivator sa kanilang likod. Bilang karagdagan sa paggamit ng mga halimaw na hayop na ito bilang mga mount, mayroon ding ilang artifact na partikular na ginamit upang dalhin ang mga tao sa paglipad, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang hugis, ngunit lahat ng mga ito ay pinalamutian ng maganda, nagyayabang sa mga lansangan. Sinabi ni Yun Zuan na ang mga nang-ahas na lumipad sa Bold Independent City ay pawang mga tao sa isang tiyak na katayuan, habang ang mga taong katulad nila ay masunurin lamang na naglalakad sa iba. Marshall Peak, Kabanata 619. Pag-aayos ng Bone Shield. Ngayon, kailangan kong magpahinga. Ang mga pagkakaiba sa uri at katayuan sa lipunan ay umiral sa bawat lugar. Talagang masigla at maunlad ang Bold Independent City. Si Yang Kai ay nagmamasid habang siya ay naglalakad, napansin ang mga antas ng paglilinang at bilang ng mga cultivator na dumaraan, isang bahagyang pagkabigla sa kanyang puso. Tila sa Tungzuan Realm, ang Immortal Ascension Boundary Cultivator ay isang napakakaraniwang grupo. 60% ng mga cultivator na nakatagpo niya sa Bold Independent City ay mga Immortal Ascension Boundary Cultivator, at paminsan-minsan ay makakatagpo siya ng ilang Transcendent Realm Masters. Sa kabilang mundo, ang Immortal Ascension Boundary ay itinuturing na isang mataas na antas ng cultivator. Sa ilang mga lugar, kahit ang Yuan Chi Boundary Cultivator ay maaaring mangibabaw, ngunit dito, ang Immortal Ascension Boundary Cultivator ay wala. Kasunod ni Yun Zuan sa isang malaking bulwagan, nalaman ni Yang Kai na maraming cultivator ang pumapasok at lumalabas sa hall na ito. Karamihan sa mga taong pumasok ay kinakabahan at umaasang ekspresyon habang ang mga umalis ay masaya o naiinis. Dahil dito ay labis na nalito si Yang Kai, iniisip kong tungkol saan ang lugar na ito. Sa loob ng bulwagan, maraming silid, at sa labas ng bawat silid na ito, maraming cultivator na nakapila. Dinala ni Yun Zuan sina Yang Kai at Shui Ling sa isa sa mga pinakaloob na silid ng gusali. Sa loob ng silid na ito, ang sahig ay natatakpan ng isang makapal na malambot na kumot at ang nakapalibot na mga dingding ay inukit na may maraming parang buhay na mga pattern. Sa gitna ng silid ay isang insenso burner na naiilawan ng mahalagang insenso, na nagbibigay sa silid ng mainit na pakiramdam. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang armchair na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, malamig na nakatitig sa isang cultivator ng Peak Immortal Ascension Boundary sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay medyo naiinip. Nang sinundan ni Yang Kai si Yun Zuan sa pintuan, nangyari na narinig niyang mahinang sinabi ng matanda sa cultivator. Kung wala ang Blue Sky Poison Feather, hindi maayos ng matandang master na ito ang artifact na ito para sa iyo.
Higit pa rito, hindi kaisang alagad ng aking Bold Independent Union, kaya dapat tumaas ng 20% ang reward, hindi lang dahil wala kang mga materyales, wala ka ring sapat na reward, kaya paano makakatulong ang matandang master na ito? Sino sa tingin mo ito ang matandang master? Pagkasabi nito, malumanay na iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Pumunta ka, hanapin ang mga materyales, kolektahin ang gantimpala, pagkatapos ay hanapin ang matandang master na ito, o maaari kang maghanap ng isa pang artifact refiner, ang gantimpala na hihilingin nila ay hindi kasing taas nito. Ng matandang master. Guro. Nais pa rin magmakaawa ng cultivator, ngunit pinandilatan siya ng matandang lalaki. Agad niyang nilunok ang natitirang salita niya. Sa isang malungkot na ekspresyon, umiling siya ng walang magawa at tumalikod para umalis. Matapos dumaan sa pinto, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si Yang Ai. Sa pagtingin sa artifact sa kanyang kamay at iniisip ang sinabi ng matanda, bigla niyang naintindihan kung nasaan siya. Napansin din ng matandang nakaupo sa loob si Yun Zuan sa labas sa sandaling ito at hindi mapigil ang mapangiti habang sumenyas ito sa kanya. Miss Yun, pasok ka. Tumiti si Yun Zuan at pumasok. Grandmaster Maria, buong pusong ngumiti ang matanda, walang kahit kaititing na bahid ng pagkainip at pagmamataas kapag kaharap ang cultivator, sa halip ay naging lubhang magiliw. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung anong uri ng alindog mayroon si Yun Zuan na maaaring magbago ng husto sa ugali ng matandang ito. Kahit na miyembro siya ng Bold Independent Union, malamang na hindi siya magiging ganito. Bukod dito, ang paraan ng pagtingin ng matandang ito sa kanya ay medyo mabait, tulad ng isang elder na nakatingin sa isang junior, na walang kahit kaunting kahalayan. Nasira mo ba ang ilang uri ng artifact? Mapait nang umiti si Grandmaster Ma at umiling, iniabot ang kanyang kamay. Ilabas mo ito at tingnan ko. Mapaglarong inilabas ni Yun Zuan ang kanyang dila at sa pag-wave ng kanyang kamay, isang flash ng liwanag ang lumitaw sa kanyang palad. Tiningnang mabuti ni Yang Kai at nalaman na ito ay isang hugis-sibat na artifact na may mga arco ng kidlat na kumikislap sa ibabaw nito. Ang grado ng artifact na ito ay malinaw na hindi mababa. Gayunpaman, may ilang mga bitak sa sibat na ito sa sandaling ito at ang katawan ng sibat ay may bitik-bitik din, na parang naagnas ng kung ano. Hindi simple ang laban na naranasan mo. Tumubog ang mukha ni Grandmaster Ma habang nakatitig kay Yun Zuan nang may pag-iisip, bamantong hininga. Ha, bata ka pa lang, bakit kailangan mong magtrabaho ng husto? Kumadjidjak si Yun Zuan. Naging pabaya ako at nauwi sa ganito. Ikaw, hindi alam ng matandang master na ito kung ano ang sasabihin tungkol sa iyo. Kung ganoon ay huwag mo akong pag-alitan. Magiliw na sabi ni Yun Zuan, kumuha ng ilang materyales at crystal stones at ibinigay kay Grandmaster Maria. Ito ang mga materyales at kabayaran para sa pag-aayos ng artifact na ito. Hindi na kailangan ng kabayaran. Umiling si Grandmaster Maria, isa lang akong ordinaryong alagad ng unyon, paano ko malalabag ang mga patakaran ng unyon? Kung sasabihin kong hindi na kailangan, hindi na kailangan. Karapatan pa rin ng matandang master na ito. Ano ang mali? Mababa mo ba ang tingin mo sa akin? Nagkunwaring naiinis si Grandmaster Ma habang seryoso ang mukha. Inilabas ni Yun Zuan ang kanyang dila at walang magawang binawi ang crystal stones. Bumalik ka sa loob ng 3 araw para kolektahin ang mga ito. Sa pagkakataong ito, ang matandang master na ito ay magpupuno sa kanila sa antas kung saan hindi sila masisira. Kumpiyansa na sabi ni Grandmaster Maria. Maraming salamat, Grandmaster Maria. Tuwang-tuwa si Yun Zuan. Maaari bang ayusin ng Grandmaster na ito ang mga artifact? Si Yang Kai, na nagmamasid sa gilid, sa wakas ay nagtanong sa sandaling ito. Ang mga damit na suot ni Grandmaster Ma ay medyo masarap at may espesyal na simbolo na nakaukit sa kanyang dibdib. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kinakatawan ng simbolo na ito, nahulaan niya na ito ay simbolo ng isang artifact refiner. Kapareho ito ng simbolo sa dibdib ng isang alchemist. Narinig ito ni Grandmaster Ma at sumulyap kay Yang Kai, tumawa ng hindi sinasadya. Ang matandang master na ito ay nasa linyang ito ng trabaho, natural na kaya kung magayos ng mga artifact. Bagong miyembro ka ba ng pangkat ni Yun Zuan? Umiling si Yang Kai. Sinabi rin ni Yun Zuan. Grandmaster, isa ito sa aking kaibigan, hindi siya miyembro ng aking team. Tumiti si Grandmaster Maria, medyo ignorante ang kaibigan mo. Pagkapasok sa Union's Artifact Hall, hindi na niya alam kung ano ang lugar na ito. Kakalabas lang niya sa liblib na lugar na to, kaya medyo ignorante siya. Sabi ni Yun Zuan habang tahimik na sumulyap kay Yang Kai, nagpapaliwanag sa kanya. Ito ang artifact hall ng ating Bold Independent Union. Maraming bihas ang artifact refiner dito, at si Grandmaster Ma ang pinakasanay sa kanilang lahat. Ano man ang uri ng artifact ay nahulog sa kanyang mga kamay, maaari niyang pinuhin at ayusin ito. Pagkasabi nito, bigla niyang napagtanto. Mayroon ka bang artifact na kailangang ayusin? Tumanggo si Yang Kai at kinuha ang bone shield. Ang bone shield na ito ay nasira dahil na-block nito ang maraming pinsala para kay Yang Kai pabalik sa Central Capital, at pagkatapos ng pagsabog sa Abandoned Earth, ito ay mas napinsala. Si Yang Kai ay naghahanap ng pagkakataon para ayusin ito, ngunit hindi niya inaasahan na dadalhin siya ni Yun Zuan sa lugar na ito. Kaso talagang may naghahatid ng unan sa kanya kapag inaantok na siya, nailigtas siya sa hirap na maghanap ng sarili niya.
Inabot ni Grandmaster Ma at kinuha ang Bone Shield. Marahang hinaplos ito habang pinakawalan ng kanyang Yuan Chi para maramdaman ang panloob na istruktura nito. Biglang umitim ang mukha niya habang sumisigaw sa inis. Sinong bastos ang nagpino nitong artifact? Nagtibit balikat si Yang Kai. Hindi ko alam. Walang kakayahan, masyadong walang kakayahan. Bagamat ang mga materyales na ginamit sa artifact na ito ay hindi mahal, hindi ito dapat ginawang isang mababang uri ng artifact. Tumiti ng mapait si Yang Kai. Ang Mysterious Grade Low Rank, sa kabilang mundo, ay isa ng grado na magseselos sa sinuman, ngunit pagkatapos na suriin ni Grandmaster Ma, ito ay ganap na walang halaga. Ang diskarteng ito ay sobrang clumsy din. Ang artifact refiner na nagpino sa artifact na ito ay dapat nakalantarin palabas at patayin. Sabi ni Grandmaster Ma na may inis na tingin. Bamulong si Yun Zuan. Si Grandmaster Ma ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa artifact refiner. Malumanay na tumanggo si Yang Kai, nakikita rin niya na ang Grandmaster Ma na ito ay nahuhumaling sa sining ng artifact refiner. Hindi lamang siya mahigpit sa kanyang sarili, ngunit medyo mahigpit din siya sa iba pang mga artifact refiner. Muling tumangala si Grandmaster Ma kay Yang Kai at may kainahinalang sinabi. Sinabi ni Yun Zuan na nanggaling ka sa isang liblib na lugar, at mukhang tama ka. Isang malayong sulok lamang ang gagamit ng hindi napapanahong paraan na ito upang pinuhin ng mga artifact. Ang pamamaraang ito ay may libu-libong taon ng kasaysayan at matagal nang inalis. Maaari bang ayusin ni Grandmaster Ma ang artifact na ito? Tanong ni Yang Kai. Hanggat mayroon kang mga materyales, maaari kong ayusin ito. Kumpiyansa nang umiti si Grandmaster Maria. Anong mga materyales ang mayroon ka? Ah! Saglit na nag-isip si Yang Kai at naalala na mayroon lamang siyang Ice Flame Star Sand na nakuha niya ilang araw na ang nakakaraan, agad itong kinuha at nagtanong. Magagawa ba ito? Spirit Grade Top Rank Ice Flame Star Sand. Biglang naging tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Grandmaster Ma habang nakatingin siya sa Ice Blue Flame na sumasayaw sa kamay ni Yang Kai. Matapos alisin ang butil ng Star Sand na ito, biglang bumaba ang temperatura sa silid, at pareho sina Yun Zuan at Shui Ling ay hindi napigilan ng panginginig. Nang maramdaman ang kanilang mga abnormalidad, mabilis na ipinalibot ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi upang balutin ang Ice Flame Star Sand upang maiwasan ang paglabas ng lamig nito. Nagningning ang mga mata ni Grandmaster Ma habang palihim siyang tumanggo, sa pag-aakalang si Yuan Chi ng batang ito ay medyo dalisay at ang kanyang kontrol kay Yuan Chi ay napakahusay. Hindi man malalim ang kanyang kaalaman, mayroon pa rin siyang paraan. Maaari talagang gamitin ang Ice Flame Star Sand para ayusin itong artifact mo. Pinigilan ni Grandmaster Ma ang kanyang nasa sabik na ekspresyon at bahagyang tumanggo. Bagamat napakahalaga ng mga materyales ng Spirit Grade Top Rank, bilang isang nangungunang artifact refiner sa Artifact Hall, nakakita siya ng hindi mabilang na mahahalagang materyales, kaya natural na hindi siya mawawala ng katinuan. Pero medyo overkill. Isa itong Spirit Grade Top Rank material habang itong artifact mo ay Mysterious Grade Low Rank lang. Dapat ay makikita mo ang pagkakaiba ng dalawa, pero gamit itong Ice Flame Star Sand dito. Kalasag ng buto. Bahagyang umawang ang bibig ni Grandmaster Maria. Sayang. Basta kaya nitong ayusin ang Bone Shield. Giit ni Yang Kai. Gusto mo ba talagang gawin ito? Emph. Tumanggo si Yang Kai. Sumimangot si Grandmaster Ma ngunit hindi na siya sinubukang kumbansihin. Sa anumang kaso, ang artifact at mga materyales ay pag-aari ni Yang Kai, kaya maaari niyang gamitin ang mga ito kahit anong gusto niya. Nakahinga ng maluwag, sinabi ni Grandmaster Maria. Mabuti, dahil sabi mo, gagawin ito ng matandang master na ito, ngunit kung gusto mong ayusin ang artifact na ito, ang Ice Flame Star Sand lamang ay hindi sapat, kailangan mo rin. Ibang material. Anong klaseng material? Tanong ni Yang Kai. Profound Mist Iron o Sky Cicada Jade, alinman sa mga materyales na ito ang magagawa. Kung makikita mo ang una, matutulungan kitang pinuhin ang Bone Shield na ito upang maging isang Mysterious Grade Mid-Rank Artifact. Kung makita mo ang huli, maaari ko itong pinuhin sa isang Mysterious Grade Top Rank o kahit isang Spirit Grade Artifact. Depende ang lahat sa sarili mong kakayahan. Pagmamalaki ni Grandmaster Maria, Profound Mist Iron, Sky Cicada Jade. Natigilan si Yang Kai. Ang isa ay isang Mysterious Grade Material habang ang isa ay isang Spirit Grade Material. Mahinang paliwanag ni Shui Ling. Saan ko mahahanap ang dalawang materyales na ito? Kailangan mong maghanap ng paraan sa iyong sarili. Mahinang ngumuso si Grandmaster Maria. Tila ang maaksayang paggamit ni Yang Kai sa mga kayamanan ni Heaven ay naging dahilan upang siya ay medyo hindi masaya. Gayunpaman, hanggat mayroon kang sapat na Crystal Stones, maaari kang bumili ng kahit ano sa Bold Independent City. Ang Profound Mist Iron at Sky Cicada Jade ay hindi bihirang mga kayamanan. Kaya dapat mong mahanap ang mga ito sa stock. Kung ganoon ang kaso, ilan ang Crystal Stones ang halaga ng dalawang materyales na ito? Tanong ni Yang Kai kay Shui Ling. Bahagyang ngumiti si Shui Ling. Sa iyong kasalukuyang kayamanan, malamang na hindi mo sila kayang bayaran. Marshall Peak, Kabanata 620. Casual na sinusubukan. Napakamot ng ulo si Yang Kai. Naisip niya na ang 150 Crystal Stones ay isang disenteng halaga ng kayamanan, ngunit nang dumating ang oras na gamitin ito, nalaman niyang napakaliit pa rin ito. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, wala akong Crystal Stones sa akin.
Walang magawang sabi ni Shui Ling. Siya ay nanirahan sa Central Capital ng higit sa 2 taon at matagal nang naubos ang lahat ng crystal stones na dala niya. Si Yun Zuan, na nakikinig sa gilid, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Mayroon akong isang piraso ng Sky Cicada Jade dito." Tinitigan siya ni Yang Kai ng blanko. "Kahit ano, wala akong masyadong gamit, kaya ibibigay ko na lang." Pagkasabi nito, inabot ni Yun Zuan ang universe bag sa kanyang baywang at naglabas ng isang piraso ng purong puting jade na kasing laki ng kamao. Sumimangot si Yang Kai, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay inabot ito at kinuha. "Pahiram lang ako sa iyo. Hindi na kailangan." Bahagyang ngumiti si Yun Zuan. Tumingin si Grandmaster Ma kay Yang Kai at pagkatapos ay kay Yun Zuan, hindi lubos na nauunawaan kung bakit tila tinatreto ni Yun Zuan ang binatang ito ng napakahusay, kahit na bukas palad na namimigay ng isang mahalagang material tulad ng Sky Cicada Jade. Mayroon bang anumang halaga sa pamumuhunan sa isang binata na nagmula sa isang malayong sulok? Nag-isip si Grandmaster Maria, ibinigay ang Sky Cicada Jade at ang Ice Flame Star Sand kay Grandmaster Ma, kinuha sila ni Grandmaster Ma at bahagyang umubo. "Hindi ka alagad ng aking Bold Independent Union, kaya makatwira na ang gastos sa pagpino at pag-aayos ng isang ang artifact ay tumaas ng 20%. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Yun Zuan at ngumiti. "Pero bilang paggalang kay Yun Zuan, ang matandang master na ito ay tatanggap ng 100 crystal stones mula sa iyo. Dapat ay mayroon kang sapat na crystal stones, tama ba? Ang binatang ito ay halatang napakahirap, kaya hindi nang ahas si Grandmaster Ma na humingi ng sobra, baka mawala ng mukha si Yun Zuan." Tumanggo si Yang Kai, kumuha ng 100 crystal stones, at ibinigay ang mga ito. Nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon si Grandmaster Ma at sinabi, "Bumalik ka pagkalipas ng 10 araw at bibigyan kita ng bagong-bagong artifact, ipinapangako ko sa iyo na hindi ka nito bibigwin. Kung gayon ay aalis muna tayo." Bahagyang tumanggo si Yun Zuan bago pino na sina Yang Kai at Shui Ling pabalik sa direksyon na kanilang pinuntahan. Pagkatapos umalis sa artifact hall, nagtanong si Yang Kai, "Iyong piraso ng Sky Cicada Jade, ilang crystal stone ang halaga?" Tumiti si Yun Zuan ngunit walang sinabi habang tahimik na sinenyasan siya ni Shui Ling. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Si Yang Kai ay walang maraming mahahalagang bagay sa kanya na maibibigay niya kay Yun Zuan bilang kabayaran. Hindi siya handa na ibunyag ang Myriad Drug Liquid at ibinigay pa niya ang Ice Flame Star Sand kay Grandmaster Maria. Noong una, gusto niyang ibahagi ang ilan kay Shui Ling, ngunit ngayon ay maaari na siyang sumuko. Sa anumang kaso, si Shui Ling ay ang munting prinsesa ng Water Spirit Temple, kaya malamang nawala siyang pakialam sa mga tagumpay at pagkalugi na ito. "Babayaran kita." Muling iginiit ni Yang Kai, hindi niya gustong umutang ng mga pabor sa mga tao, lalo na sa mga hindi niya pamilyar. Ang pagpapakita ni Yun Zuan ng gayong mabuting kalooban ay maliwanag na dahil kay Shui Ling. Alam na alam ni Yang Kai ang kanyang sariling mga pagkukulang. Hindi siya bibigyan ni Yun Zuan ng ganoon kaalagang material para lamang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa kanya. "Sinabi ko na hindi na kailangan, ikaw." Tumisi si Yun Zuan at umiling. "Buti, kung wala ng iba, bumalik tayo. May gusto pa akong bilhin." Sabi ni Yang Kai. "Oh, ano ang gusto mong bilhin? Ituturo ko sa iyo ang daan." Tumingin si Yun Zuan sa kanya nang may interes. "Bumili ng mga halamang gamot." "Bakit gusto mong bumili ng mga halamang gamot?" Tanong ni Yun Zuan, biglang lumiwanag ang maganda niyang mga mata. "Alchemist ka ba?" Umiling si Yang Kai. "Interesado lang ako sa alchemy at gusto ko itong pag-aralan." "Talaga?" Napatulala rin si Shui Ling. Ang oras na ginugon niya kay Yang Kai ay hindi maikli, ngunit hindi pa niya ito nakitang gumanap ng alchemy. Alam niya na sina Yang Kai at Zia Ningchang ay may napakalapit na relasyon. Si Zia Ningchang ay may malalim na mga natamo sa alchemy, ngunit para sa isang taong hindi pa na-expose sa alchemy noon para magsalita ng mga ganoong salita sa sandaling ito, hindi lubos na maunawaan ni Shui Ling. "Naglalaro lang ako." Tumiti si Yang Kai. Sa anumang kaso, walang magagawa ngayon, at sinabi rin ni Grandmaster Ma na hindi niya makukuha ang Bone Shield hanggang 10 araw mamaya, kaya natural na gustong gamitin ni Yang Kai ang oras na ito para gumawa ng ilang seryosong negosyo. Ang alchemy ay isang bagay na noon pa niya gustong gawin ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras na gawin. Bago maabot ang Immortal Ascension Boundary, hindi makapagsagawa ng alchemy ang isa, ito ang mga turo ng Xiao Fusheng ng Medicine Kings Valley's Hidden Cloud Peak. Si Yang Kai ay nakalusot sa Immortal Ascension Boundary matagal na ang nakalipas at natugunan ang kondisyong ito. Noong nakaraan, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa mga tabletang ginagamit niya sa paglilinang, kasama ang kanyang little senior sister dito, maaari niyang pinuhin ang anumang uri ng tableta na gusto niya. Ngunit ngayon, nag-iisa siyang pumunta sa Tongzuan Realm, at si Treasurer Meng at ang iba pa ay wala saan man, kaya kinailangan ni Yang Kai na magplano para sa kanyang kinabukasan. Ang pagkakaroon ng isang kasanayan ay palaging mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng walang kasanayan sa lahat. "Hindi kita maintindihan." Umiling si Shui Ling, "Pagkatapos ay sumama ka sa akin, isasama kita upang bumili ng mga halamang gamot na kailangan mo. Anong klaseng herbs ang gusto mo? Kung mas mababa ang grado, mas mabuti." Seryosong sabi ni Yang Kai. Natigilan si Yun Zuan. "Ang mas mababa ang mas mahusay. Hindi ka pa ba nakapag-alchemy dati?"
Ilan lamang sa mga apprentice na kakapasok lang sa Alchemac daw ang pipiliin na magsanay sa mababang grade herbs. Hindi pa siya nakakagawa ng alchemy dati. Tumiti si Shui Li, kaya naglalaro ka lang talaga. Tumawa si Yun Zuan at hindi siya sinubukang pigilan, inakay si Nayang Kai at Shui Ling patungo sa isang tiyak na direksyon sa lungsod. Habang lumalakad sila, mas naging malayo ang lungsod. Bumababa din ang grado ng mga bagay na nakita nila sa daan. Kahit na ang antas ng pagpasok at paglabas ng cultivator sa lugar na ito ay hindi kasing taas ng dati. Alam ni Yang Kai na ang lugar na ito ay dapat ang pinakamababang antas ng cultivator at lugar ng kalakalan ng materyal sa Bold Independent City. Malipas ang ilang sandali, ang grupo ng tatlo ay dumating sa isang tindahan ng gamot na puno ng iba't ibang mga mababang uri ng materyales. Maraming mga apprentice ng alchemist at artifact refiner ang narito na naghahanap ng mga materyales para sa pagsasanay ng kanilang craft. Mababa ang grade ng mga materyales at mura ang presyo, ngunit dahil napakataas ng dami, umunlad ang negosyo dito. Sa ilalim ng patnubay ni Yun Zuan, gumugol si Yang Kai ng 50 crystal stones para bumili ng maraming mababang uri ng halamang gamot bago umalis ng may kasiyahan. Pagkatapos bumalik sa bahay ng grupo ni Yun Zuan, isinara ni Yang Kai ang pinto sa kanyang silid, inayos ang isang hadlang sa paligid nito, at sinimula ng kanyang paglalakbay sa alchemy ng may matinding espiritu. Ang kakanyahan at misteryo ng alchemy ay isang bagay na bihasa niya. Sa paglipas ng mga taon, ang impormasyong nakuha niya mula sa True Alchemy Way ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang higit pang kaalaman sa alchemy kaysa kay Zia Ningchang. Ang istruktura ng iba't ibang spirit arrays, ang pagpili ng mga halamang gamot, ang pagkontrol ng apoy, ang karanasan ng iba't ibang alchemy grandmasters, at iba pa ay lahat ng bagay na walang sinuman ang maihahambing. Ang kulang kay Yang Kai ay praktikal na karanasan. Bukod dito, ang mga katangian ng kanyang Yuan Qi at Divine Sense ay angkop din para sa alchemy. Ang nag-aapoy na mainit na True Yang Yuan Qi ay naging mas madali para sa mga nakapagpapagaling na efficacy ng mga halamang gamot na makondensed. Masasabing sa mga tuntunin ng alchemy, si Yang Kai ay nagtataglay ng isang natatanging hanay ng mga kondisyon na hindi kayang ihambing ng maraming tao. Bagamat hindi niya maikukumpara ang Sacred Spirit Medicine Body ni Zia Ningchang, kumpara sa iba pang alchemist, mas mabuti ang kanyang kondisyon. Ibinuhos ang lahat ng mababang uri ng materyales na binili niya mula sa espasyo ng Black Book, kinuha ni Yang Kai ang maliit na incense burner. Ang incense burner na ito ay isang kayamanan na lumitaw sa ikatlong pahina ng Black Book nang ito ay nabuksan, ngunit mula nang sumilip sa mga misteryo ng True Alchemic Way, alam ni Yang Kai na ito ay hindi lamang isang ordinaryong incense burner. Isa rin itong peel furnace na maaaring gamitin para sa alchemy. Ang incense burner na ito at ang True Alchemic Way ay dapat na magkatabi, na nagpupuno sa isa't isa, ngunit sa ilang kadahilanan, ang True Alchemic Way ay nakatago sa Peel Saints Portrait sa Medicine Kings Valley. Kung hindi dahil sa isang aksidente, maaaring na-miss ni Yang Kai ang mga misteryo ng True Alchemic Way. Ang orihinal na may-ari ng Black Book ay tila sinadya na pigilan si Yang Kai na magsimula sa Alchemy Way at walang intensyon na ipasa ang True Alchemic Way. Gayunpaman, lumabas na ang kanyang plan na bigo. Inabot at hinaplos ang maliit na incense burner, ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang Yuan Qi dito at hinayaan ang Yuan Qi na damaloy sa incense burner ayon sa isang tiyak na ruta. Hindi nagtagal, ang incense burner ay kumikislap na may maliwanag na liwanag, at sa paglitaw ng liwanag na ito, ang maliit na incense burner ay biglang lumaki sa laki ng isang tangke ng tubig. Binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at tumanggo ng may kasiyahan. Ang laki ng isang peel furnace, sa ilang lawak, ay direktang sumasalamin sa kakayahan ng isang alchemist. Kung mas malaki ang peel furnace na kinakailangan, mas mababa ang antas ng alchemist. Ito ay dahil kapag gumaganap ng alchemy, kailangan ng isang alchemist na gumamit ng Yuan Qi para mag-inscribe ng iba't ibang spirit arrays sa loob ng peel furnace, na nagpapahintulot sa spirit arrays na gumanap ng isang papel at pagsamahin ng medicinal efficacies, na nagpapahintulot sa mga medicinal herbs na mag-clash sa loob ng peel furnace at sa wakas. Paikliin ang tableta. Ang isang bihasang alchemist, gaano man kaliit ang peel furnace, ay magagawang tumpak na isulat ang spirit arrays ng walang anumang paglihis, na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang temperatura ng apoy. Ang isang peel furnace na kasing laki ng tangke ng tubig ay angkop para sa pagsasanay ni Yang Kai. Sa ganoong kalaking peel furnace, bahagyang mas mataas ang margin para sa error, kaya hindi mahalaga kung ibuhos pa niya ang Yuan Qi dito. Inaalala ang pagsasaayos ng isang tableta, natagpuan ni Yang Kai ang kaukulang mga halamang gamot mula sa tumpok ng mababang antas na mga materyales, inilagay ang mga ito sa isang tabi, at pagkatapos ay patuloy na bumubuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, na ibinubuhos ang Yuan Qi sa furnace ng tableta. Hindi nagtagal, nabuo ang isang simpleng spirit array sa loob ng peel furnace. Dahil gusto niyang magsanay, pumili si Yang Kai ng spirit array na nagpapataas ng success rate ng alchemy. Ang spirit array na ito ay isang pangunahing spirit array, kaya hindi ito masyadong komplikado. May kakayahan si Yang Kai na kontrolin ang pagbuo at katatagan ng spirit array na ito. Matapos suriin ang spirit array sa loob ng peel furnace, lubos na nasiyahan si Yang Kai. Ang paglalagay ng mga napiling mababang antas na materyales sa peel furnace sa maayos na paraan, ibinuhos ni Yang Kai ang Yuan Qi dito, gamit ang mainit na True Yang Yuan Qi upang paikliin ang medicinal efficacies.
Sa prosesong ito, dahan-dahang umusbong sa isipan ni Yang Kai ang mahalagang insight at karanasan ng Alchemy Grandmaster sa True Alchemic Way, na nagpapahintulot sa kanya na ihambing ang mga ito sa sitwasyong nasa harapan niya. Ang mga Alchemy Grandmaster na ito ay wala ring alam tungkol sa daw ng alchemy, at wala silang alam tungkol sa mga misteryo ng alchemy. Ngunit sa kanilang sariling pagsisikap at talento, hakbang-hakbang, naabot nila ang taas na iginagalang ng iba. Si Yang Kai ay napakaingat sa kanyang kontrol, dahil ang dami ng Yuan Qi na kanyang ibinuhos ay direktang nauugnay sa condensation ng medicinal efficacies. Kung siya ay nagbuhos ng labis, ito ay maaaring masunog ang mga halamang gamot, kung siya ay nagbuhos ng masyadong maliit, ang mga gamot na efficacies ay hindi ganap na mabubuo, at ang tableta ay hindi mabuo. Ang alchemy ay isang napakapinong gawain, at mayroon itong napakahigpit na mga kinakailangan para sa kontrol ng sariling Yuan Qi. Sa ilalim ng impluensya ng Yuan Qi ni Yang Kai, ang mga halamang gamot ay natunaw at nagsama-sama, na nagbunga ng isang kasiyas siyang pagbabago. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ni Yang Kai na malapit na siyang magtagumpay sa pagkakataong ito, biglang lumabas ang isang itim na usok mula sa peel furnace, at mabilis na napuno ng sunog na amoy ang silid. Tumigil si Yang Kai sa pagbuhos ng Yuan Qi at sumimangot. Alam niya na ang alchemy sa pagkakataong ito ay isang ganap na kabiguan. Tila may ilang problema sa dami ng Yuan Qi na ibinuhos niya. Gumamit siya ng kaunting lakas, na nagresulta sa lahat ng mga halamang gamot ay nasunog. Inaalis ang nasunog na basura mula sa peel furnace, si Yang Kai ay hindi nagmamadaling magpatuloy. Sa halip, kumalma siya at inalala ang naramdaman niya ngayon, pinatunayan ito sa tamang paraan.